Hello mga bata, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking sarili. Ako nga pala si Kuya Migs at meron tayong pag-uusap-usapan ngayon. Handa na ba kayo? Tatanungin ko muna kayo ngayon kung sakasakali na may magawa kayong kasalanan sa kapwa ninyo o di kaya sa parents ninyo mismo, ano ang ginagawa ninyo? Very good. Magsusorry. Hindi pwede na kung makagawa ka ng kasalanan, maliit man o malaki, ay hindi ka magsusorry. Kailangan magsusorry ka dahil iyan ay nagpapakita na ikaw ay nagsisisi sa iyong nagawang kasalanan. At para rin, magiging friends kayo ulit. Iyan ay pagpapakita ng love patungo sa tao na nabigyan mo ng kasalanan, no? Kung nakakumit ka ng kasalanan patungo sa ibang tao, kailangan mong mag-sorry, lalong-lalo na kung love mo yung taong iyon, di ba? Dahil kung hindi ka manghihingi ng sorry or hindi ka mag-sorry sa kanya, malamang bagati siyang magagalit sa iyo. Ngayon, ganyan din si Jesus Christ. Kung nakakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo tao, sa parents mo, or sa friends mo, ay mas lalo na nakakagawa ka ng kasalanan kay Jesus Christ. Kasi nga sabi niya, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay yun din ang ginawa mo sa kanya. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ganun din ang ginawa mo kay Jesus Christ. Ngayon, kung makakagawa ka ng kasalanan patungo sa ibang tao, ganun din ang ginawa mo kay Jesus Christ. Mga bata, noong unang panahon, noong andito pa sa lupa si Jesus Christ, hindi pa siya bumalik doon sa langit, binigyan niya ng otoridad. Ano yung otoridad? Yung karapatan ang mga pare ng simbahan para magpatawad ng mga kasalanan. Kasi nga, hindi na natin nakikita si Jesus Christ. Actually, hindi ba? Very good. Ngayon, anong ginawa niya? Binigyan niya ng karapatan ang mga pare para magpatawad at hindi magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, meron tayong confession o kumpisal. Malamang, majority of you ay hindi pa nakakapag-communion, no? Yung katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi nyo pa nakakain. Yan ang communion. Hanggat hindi ka pa nakakakumpisal, hindi ka pa pwedeng magcommunion. Kasi nga, yun ay katawan ni Jesus Christ. Actual niyang katawan yun. At hindi ka pwedeng makakain nun hanggat may kasalanan ka pang itinatago. Kaya nga, meron tayong kumpisal. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mga pare ay may karapatan na magpatawad sa iyo. Alam mo ba kung paano magkumpisal? Alam ko, sasabihin niyo, eh, nakakahiya naman mag-tell ng mga kasalanan, eh, sa pare, eh, huwag kayo mag-alala. Ang pare ay secretive, no? Ano yung secretive, Kuya Migs? Yung sikreto mo na mga kasalanan mo ay mananatiling sikreto forever. Hindi na yan itsitsika. Hindi na yan isasabi, ipagsasabi sa mga kapwa niya pare or sa mga kapwa niya tao. Hindi na yan ipagsasabi. No? Kaya, huwag kayong mahiyang magkumpisal. Kasi nga, hindi mo makakain, hindi ka pwedeng makakain ng katawan ni Jesus Christ. Kung
hindi ka nakakapagkumpisal. Ngayon, handa ka na ba? Gusto mo bang turuan kita kung paano magkumpisal? Pagkalapit mo sa pare o pagkapasok mo doon sa kumpisalan, sasabihin mo, "Father, forgive me for I have sinned." Tapos, sasabihin niya ng pare, "Sige, sabihin mo ang iyong kasalanan." Tapos, isasabi mo sa kanya, "Huwag kang mag-alala, huwag ka kayo mahiya. Kasi nga, kapag may kasalanan ka sa ibang tao, di ba nagsasorry ka rin agad? Mas nakakahiya ang may kasalanan ka kaysa sa magsasorry ka. Yan ang dapat mong tandaan. And of course, kasalanan mo yan kay Jesus Christ na may likha sa iyo. At dahil may kasalanan ka sa naglikha sa iyo, mas lalong nakakahiya kung hindi ka magsusorry sa kanya. Ano ang sorry natin patungo kay Jesus Christ? Yun ay ang kumpisan. Kaya nga, mas maigi na gaanan na natin ang ating feeling, no? Paano ba? Para lang ding nakikipagchika ka lang sa pare, huwag ka mag-alala, hindi naman istrikto ang mga pare. Pagkasabi ng pare, "Sige, sabihin mo ang iyong kasalanan." Sasabihin mo na para ka lang nakikipagchikahan, no? Kunwari, sasabihin mo, "Father, nakapagsinungaling ako sa nanay ko sa sinabi ko wala nang sukli yung binabili niya sa aking suka, tapos meron pa pala." Mga examples lang yan. Pero, napaka-effective nun. Matutuwa na si Jesus Christ nun. Kaya nang sinabi ko, ang confession o ang pagkukumpisal ay pagsusorry kay Jesus Christ. Kung may kasalanan ka, magsusorry ka. Diba? Ngayon mga bata, tuturuan ko rin kayo ng isang prayer. Ang prayer na yon ay tinatawag na act of contrition. Ano yung act of contrition? Isa yung prayer na nagsasabi o nagpipray ka kay Jesus Christ na nagsusorry ka sa kanya. Yun ay prayer ng pagsusorry. Naka na ba? Kasi mga bata, pwede kasi yung sabihin ni Father habang nagkukumpisal ka, "Sige, ipipray mo yung act of contrition ha." Tapos hindi mo ma-memorize paano na yan. Kasi nga, sa pagkukumpisal, kailangan may bayad. Kasi nga, magsusorry ka, no? Dahil nagsusorry ka, may kapalit yun. Ano yung kapalit? Magpipray ka. Kailangan ipray mo ang kung anuman ang ipinipray sa'yo ng pare. Kunwari, manghingi ang si Father ng 3 Hail Marys. Kailangan i-pray mo yon. Okay ba? Ngayon, itong act of contrition, isa yun sa mga possible na prayers. Kasi pare lang nakakaalam kung anong ipipray niya sa'yo. Itong act of contrition ay isa sa mga prayers na possible na kailangan mong i-pray. Okay ba? Ngayon, tuturuan kita. Una tayo sa English. "Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishments, but most of all because thee offended thee. My God, who art all good and deserving of all my love, I firmly resolve with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen." At ngayon naman, sa Tagalog, "O Diyos ko, ako'y nagsisisi ng buong puso sapagkat ako'y nagkasala sa iyo. At kinapuputan ko ang lahat ng kasalanan ko sapagkat natatakot akong di kumkamtan ang langit at maparusahan sa impyerno. Subalit higit sa lahat, sapagkat nilapastangan kita, O Diyos ko, gayong napakabuti mo
at dapat kang ibigin ng buong kong puso. Nagtitika ako matibay sa tulong ng iyong grasya na ikukisal ang mga kasalanan ko, magpakasakit at magbagong buhay. Amen. At ngayon naman, sa Cebuano. Ginoo kong Hesukristo, gabasol ako sa akong mga sala nga tanan. Sa bugos kong kasing-kasing, tungod sa kadlok nga mapildi ko ang langit, ug maangkon ko ang impyerno, apan labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ako kanimo. Dios ko, hingpit nga kaayo, ug takos sa tibuok kong gugma, nagasaad ako ug magligon, nga dili na ako makasala pag-usab, ug nalikayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Amen. Mga bata, kailangan nyo talaga ng kumpisal, ha? Hindi pwedeng makakain ng banal na katawan ni Jesus Christ hanggat hindi kayo nakakapagkumpisal. Hanggang next time na lang, paalam!